So, nung ano, nung Monday, nag-ano tayo, Genesis chapter 21, kunento ko sa inyo yung kay Abraham, yung kay Sarah, bakit nagkagano, natatandaan ninyo? Bakit nagkagano? Bakit ganoon ang reaction ni Abraham? No, I had this urge and the need to do a recap kasi baka may ma-miss kayo, tsaka feeling ko kulang sa time, kulang yung mga nasabi ko. Okay? So, yan. In fact, habang nag-worship, nag-update pa rin ako ng notes. Ayun, so, okay, yung ano yung... Okay, so, bakit ganun yung treatment ni Abraham? Bakit parang silent lang si Abraham? Bakit hindi niya inilaban yung rights niya as the head of the family? Bakit ganun? So, bakit ganun? Kasi mahal ni Abraham yung asawa niya, kaya siya ganun, kaya ganun ang behavior niya. Okay? Tapos, si Lord, bakit ganun ang behavior? Kasi alam ni Lord yung temperament ng babae, kasi si Lord ang gumawa sa babae. Napansin ninyo, hindi kinuha ni Lord yung consent ni Sarah nung pinapa-offer niya na si Abraham. Napansin nyo? Ang kinausap lang niya si Abraham. Hindi niya ipinaalam yung anak sa nanay, nahihingi niya yung anak. Hindi yun ibibigay. Sigurado ako sa inyo, magkakamatayan na, di ba? Hindi yun bibitawan ni Sarah. Alam ni Lord yung ano yung tawag dito, yung puso ng nanay, napakahirap sa tatay pa lang, napakahirap na yun, lalo na doon sa nanay na naghintay ng ilang dekada, okay? So ganoon. Okay, so tapos so mahal na mahal ni Abraham yung asawa niya. Tapos yung band wife tsaka yung son ng band wife, si Ishmael, hindi sila pinabayaan ni Lord. Okay? So tapos hindi rin immoral decision yung ginawa ni Abraham because the law did not exist yet prohibiting that practice. Okay? So tapos acceptable pa yun sa culture nila. In fact, bliness ni Lord yun. Seemingly, pagkakamali ang tingin natin doon, pero bliness pa rin ni Lord. Okay? So sinamahan sila, parang Abraham, I got your back. Parang ganun, okay? So, tapos, si Lord, alam niya yung temperament ng babae. Okay? Tapos, tapos makikita ninyo, merong element of reconciliation. Pagdating ng Genesis chapter 25, si Isaac at saka si Ishmael, magkasama nilang nilibing yung tatay nila. Okay? So, kaya sa mga nagsasabi dyan na yung unfair kay Ishmael, hindi. Never naging unfair si Lord kay Ishmael. In fact, sobrang gracious ni Lord kay Ishmael. Okay, so tapos sa mga nagsasabi na life is unfair o unfair si Lord, pakinggan niyo po itong maigi. Okay? Sa mga nagsasabi may pinagdadaanan sa unfair si Lord, totoo po yan. Unfair talaga si Lord, sobra. Sobrang unfair ni Lord. Isipin niyo gano'n siya ka-unfair, ha? Isipin niyo gano'n siya ka-unfair. Tingnan niyo tong design niya, ha? Tingnan niyo, paingan niyo. Actually, sa lahat, unfair siya. Kung sa tingin ninyo, umaasa kayo ng fairness kay Lord, walang fairness kay Lord. Wala. Wala. Huwag mo na kayo mag-walk out, no? Wala, pero wala. Hindi fair si Lord. Wala. Isipin niyo ang design niya. Isipin niyo design niya. Utusan ka niya, ang utos niya sa tao, di ba? Work the ground. Isipin nyo, pinarusahan niya si Adam. Ang parusa niya kay Adam, dahil nagkasala ka na, manggagaling na sa pawis mo yung kakainin mo. Kaya yung joke nga ng senior ventriloquist namin, si Kuya Oni Carcamo, ang sabi niya dun sa puppet niya, huwag ka magsasayang ng kanin kasi yung kanin galing sa pawis ng mga magsasaka. Sabi ng puppet niya, yuck! Kinakain natin pawis. Hindi ganun. Ibig sabihin, pinaghirapan nila. Ah, okay. So, isipin nyo to. Okay? Isipin nyo, ano na yun, ha? Parusa na yun, ha? Ito parusa ni Lord, ha? Ang parusa ni Lord kay Adam, dahil nagkasala siya, kasama sa parusa niya, yung kakainin mo galing na sa paghihirapan mo. Okay? Gano'ng kahirap yung paghihirapan? Gano'ng ka-unfair si Lord? Tinan nyo to, ha? Tinan nyo to. Sobrang unfair ni Lord. Magtatanim ka ng dyan, eh. Nagtanim kami. Magtatanim ka ng buto. Buto. Halimbawa, buto ng ano? Ano ba yung tinanim natin dyan? Pakwan. Ilang buto tinanim? O yung ano na lang, ba mangga. Mangga. Yan, mangga. Okay. Magtanim ka ng buto ng mangga. Hintay ka ng ilang taon. Ilan yung tinanim mo? Ilang buto tinanim mo? Isa. Sa isang buto, ilan ang puno? Isa. Sa isang puno, ilan ang bunga? Ilan? Ilang daan, ilang libong mangga ang kayang ilabas sa isang buto? Ilang beses mo kailangang magtanim? Isa. Tapos hahanapan ninyo ng fairness si Lord?
Never naging fair si Lord. Hindi siya fair. Just siya. Just. Pero hindi siya fair kasi hindi siya pwede maging fair dahil hindi niya siya pwedeng pumantay sa standard ng tao. Hindi pwede maging fair si Lord. Unfair siya every time. Sobrang unfair niya. Unfairly good. Sobrang unfairly good ni Lord. Tatanim ka ng isang buto, ang sukli sa'yo, libo-libo. Libo-libong ano, libo-libong mangga ang tinanim mo lang isa. Tapos ilang beses ka nagtanim, libo-libo ba? Hindi, isa lang din. Sipin niyo yun. Diba? So, ganun ka-unfair si Lord. Kaya huwag niyo asahan na fair ang buhay. Unfair po ang buhay. Pag naki Lord ka, sobrang unfair ng buhay. Sobrang unfair sa ikabubuti mo. Oo, oh, diba? Sobrang-sobrang unfair sa ikabubuti mo. Kaya sabi ng Lord, bakit daw ganun? Yung parusa, umaabot ng ilang generations. Eh, ganun talaga. May kasabihan na matatanda, buntot mo, hila mo eh. Walang sino man na nabubuhay para sa sarili lamang. Totoo po yan. Okay, kaya maging responsible kayo. Bakit? Diba sinabi ko sa inyo nakaraan? Fetus pa lang yung dalawa, yung kambal si Jacob tsaka si Esau. Nakita na ni Lord sa kanila, hindi fetus, hindi rin baby, hindi rin bata. Nakita ni Lord sa kanila, hindi rin dalawang magkapatid lang. Nakita ni Lord, dalawang bansa. Dalawang bansa. So, ibig sabihin, dalawang bansa, damay-damay yun. Kung anong gagawin ng dalawa, damay-damay. Kung anong mangyayari dun sa, ano. So, nakikita kasi ni Lord eh. Meron siyang foreknowledge. So, alam niya. Okay? So, tapos, pero, sobra-sobra rin siyang unfairly, hindi unfairly, never siya naging unfair sa negative side eh. Na pag ganun, umaabot. Hindi naman siya nagkukos nun eh. Isang beses lang, parang domino, di ba? Isang beses ka lang tumulak, tutumba lahat yun eh. Ibig ba sabihin, may tumulong pa na iba para maitulak yung iba? Hindi. Ito lang isa, dito tumulak. Kasalanan ng lolo na damay hanggang yung apo. Ibig ba sabihin, unfair si Lord? Hindi. Kaya nga, paulit-ulit ang warning ni Lord. Paulit-ulit. Naiisipin mo mabuti kung anong gagawin mo. Nakasulat pa sa Proverbs, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili pagkatapos sa Diyos ang bagsak ng sisi. Grabe. Okay, nakakalungkot. Pinapahamak ng tao ang kanyang sarili pagkatapos sa Diyos ang bagsak ng sisi. Pakihanap nga ako sa nakasulat yan. Okay, kasi magkakaedad na po tayo. Memorize ko pa rin yung mga salita, yung mga numbers hindi ko na ano. Kasi po sa, nasanay kasi ako na ganyan. Kasi sa ano, sa mga Hebrew, wala naman ganyan. Wala naman silang number. Memorize nila yung sinasabi. Tsaka kung saang book. Okay? Tapos, pero kung magme-memorize po kayo, may tip ako sa inyo. Mas madali pong matandaan kapag ang minemorize nyo, yung ano muna, wag muna yung word, yung numbers muna, tapos yung book. Halimbawa, John 3:16, 'di ba? Kung bago ka nagme-memorize, tandaan mo muna yung 3:16. Kasi pag na-spot mo yung 3:16, mas madali nang i-spot yung John. 3:16 John. For God so loved the world, ganun, okay? So tapos yan, so tapos yung blessing din niya, ganun din, isa lang, yung lolo lang ang gumawa ng mabuti, damay-damay na lahat sa result ng blessing, yung hanggang sa kaapu-apuhan, okay? So, kaya tinanin nyo, ang tingin niya, isang bansa, kasi damay-damay nga, okay? Pagdating sa ano, so dito, merong element of reconciliation pagdating sa Genesis chapter 25, pagdating naman sa Ephesians chapter 6, ang layo na tinalo natin, pagdating kay Paul, okay, doon sa kanyang commentary tungkol sa family, okay? Ang ganda ng mga teachings na sinabi ni Paul, okay? So, dire-diretso yan, from day 2 to day 4, okay, ng ating lesson. Sabi niya, children, obey your parents in the Lord, for this is what is right. That is the first commandment with a promise. Tapos nakalagay din yan sa Proverbs, paulit-ulit sinasabi sa Proverbs. Tapos yung sa children yan, tapos pagdating sa parenting, ang sabi naman ni Lord, train up a child in the way that he should go. Proverbs 22 verse 6. Sa Ephesians naman, Ephesians chapter 1 to 4, yan yung tungkol sa family. So verse 4, ang sabi niya, fathers, do not exasperate your children. Huwag ninyong pahirapan. Ang ganda sa New Testament version, huwag ninyong pagmalupitan ang mga anak ninyo. Basahin ko ulit. Ang cute dito, yung kitang translation. Yan. Mga anak, andali, mga magulang, yan, huwag kayong maging malupit sa mga anak nyo para hindi sila magrebelde. Yan. Tapos, palakihin nyo sila sa disiplina. Antindi, di ba? Antindi ng irony. Huwag mo daw pagmalupitan, pero palakihin mo sa disiplina. Ibig sabihin yan, hindi natin naiintindihan, karamihan ng nagbabasa ng Bible, mga Christians, lalo mga Western, hindi natin naiintindihan yung concept ng discipline. Akala natin, ibig sabihin ng discipline, pinapahirapan pag may mali. Hindi. Tinitrain para masanay gumawa ng tama. Okay? So, ganun. So, pag sinasabi, dinidiscipline ka ni Lord, hindi ibig sabihin pinapahirapan ka ni Lord. Tinitrain ka. Kasi nga, yung advice nga ni Paul, sabi ni Paul, huwag ninyo silang pagmalupitan. Disiplinahin nyo. O, ibig sabihin, pag hindi mo dinidisiplina, pinagmamalupitan mo. Nakuha nyo? Pag hindi mo dinidisiplina yung bata, pinagmamalupitan mo siya. Akala mo lang hindi.
Okay? Pero pinagmamalupitan mo. Okay? So pag naglulupag isa sa hig, nagkukikisa isa sa hig, ibibigay mo yung gusto. Konting iyak, ibibigay mo yung gusto. Magkukulong sa kwarto, ibibigay mo yung gusto, no? Hindi ganoon. Pag bigay ka lang ng bigay ng ganoon, ang mangyayari pinagmamalupitan mo siya, ni hindi mo alam. Yun ang masakit doon, ni hindi mo alam. Kaya lumalaki siyang rebelde, 'di ba? Pag ganyan, paglaki rebelde, binigay mo lahat ng gusto pero paglaki rebelde. Bakit? Tama yung Bible eh. Pag pinagmalupitan mo yung bata, paglaki niyan rebelde. So kahit anong klaseng pagmamalupit, pagmamalupit na ginugulpi mo, paglaki niyan rebelde. Pagmamalupit na, 'di ba, hindi tama yung palo, hindi mo tinuturuan galing sa Bible, no? Hindi mo tinuturuan, hindi mo sinabi bakit ka nagalit, hindi mo inexplain kung bakit mo siya pinapalo, basta ginugulpi mo lang, no, para lang mailabas yung galit mo, paglaki niyan rebelde. Ngayon, tinatamad ka magturo, ayaw mo magturo, lahat ng gusto binibigay mo, tinatapat mo lang lagi sa TV, tinatapat mo sa tablet, 'di ba? Lalo yung mga bata, lalo 'wag niyo bibigyan ng tablet 'yan, yung mga lalo yung mga hindi pambatang tablet, alam ba, yung Biogesic, 'yan, hindi pambata 'yan. Malalango 'yan. Meron Biogesic for kids. Okay. 'Yun. Ganon, 'di ba? Tapos kinakatamaran mo magturo. So ang tapos akala mo ngayon nagiging mabait ka sa kanya kasi lahat ng gusto niya binibigay mo. Paglaki rebelde. Bakit? Sabi sa Bible, pag pinagmalapitan mo yung bata, paglaki rebelde. Okay? So kaya ibig sabihin, pag ini-spoiled mo yung bata, pinagmamalupitan mo siya, hindi mo lang alam. Okay, grabe, no? Grabe yung wisdom ng Bible. Ngayon, saan tayo papunta? Okay, so ito na. Tapos, sa Proverbs din, sinabi rin na ang mabuting tao, okay, ang mabuting tao ay nag-iiwan ng inheritance sa mga anak ng kanyang mga anak, bali sa kanyang mga apo. Diba? But the wealth of the wicked is stored up for the righteous. Okay? So, ibig sabihin yun yung contrast. Ang contrast, yung wicked, yung walang ano, walang iniiwan sa ano niya, sa kaapu-apuhan niya. Ibig sabihin kung ano man yung meron siya, winawaldas lang niya. Okay? So tapos yung isa naman nakakapag-iwan siya. It doesn't necessarily say na malaki yung iiwan, no? Pero mayroon siyang iiwan, okay? Ang gusto ko yung kinoment diyan, mga comment diyan na iba, lalo yung kay Kuya Cornel, na kung wala ka maiiwan ng material things, at least iwanan mo ng ethical things, no? Katulad kami, no? Hindi naman namatay na mayaman yung tatay ko eh, no? Namatay siya ng at least hindi siya baon sa utang, no? Pero na nalagas din kami kasi syempre yung ano, yung pag sinabi ko nalagas, hindi po naubos yung lahi namin, no? Hindi naman naubos yung savings namin kasi yung gastos sa libing kasi hindi niya na-ready. So ito suggestion ko, okay? Ganyo po ah, lalo kung nasa ano ka na, lampas ka na ng middle age, no? Tapos kasi hindi ibig sabihin yan, pag hindi ka mayaman, hindi ka mabuting magulang, hindi ganoon 'yun, okay? Walang ganoon sinasabi ang Bible. Okay, sinasabi may iiwan ka, okay? May ipapamana ka. Okay, so ngayon kung may ipapamana ka na sa character nila, may ipapamana ka. Good. Okay, ngayon ayaw mo mamroblema sila kung anong mangyayari pag nawala ka. Eh kumuha ka ng insurance. Kumuha ng insurance, kahit ano lang, okay? Hindi kailangan sa akin, pero nasa Sun Life ako. Pero kumuha ka ng insurance, bakit? Pakinggan nyo ha, makinig kayo ha, hindi to usapang business, usapang securing ng family to, pakinggan ninyo, okay? Ano ba, sa banko, naglagay ka ng 5,000 sa banko, pag namatay ka, magkano yung pera mo? 5,000, okay? Sa insurance, maglagay ka ng 3,000, 5,000, tapos ang halimbawa coverage mo 500,000 o 1 million, namatay ka, magkano pera mo? 5,000 pa lang nahulog mo. Tapos kinuha ka na ni Lord, magkano pera mo? 1 million. Pera ng family mo. Kaya kung concerned kayo sa family ninyo, gusto ninyo, wala kayo ngayon na itabi dito, at least magpa-insured kayo para pag kinuha kayo ni Lord. But it takes an awful lot of humility to admit to yourself na hindi mo hawak yung bukas. Kaya lang naman takot ang mga Pinoy, tayo mga Pinoy, taas ng pride natin eh. Kaya lang naman tayo takot dyan sa insurance na yan, nagagalit tayo pag pinag-uusapan yan. Bakit? Kasi gusto natin isipin na hawak natin yung future. Kaya meron tayong ganito eh. 'Di ba? Knock on wood, 'di ba? Meron tayong knock on wood, but gusto nating isipin na meron tayong hand, meron tayong say sa mangyayari bukas. Wala tayong say sa mangyayari bukas. Kanina nga lungkot na lungkot ako dun sa decision, pero syempre malaking kasi nga halimbawa 'yun, halimbawa sa mga wag po tayong magdebate ha, share ko lang na konti sa inyo yung heart ko, no? Kasi kanina nakita ko yung decision na hindi na rin yun. Alam niyo ang nangyari sa akin, hindi ko ini-expect na ganun ang magiging na ganun ko siya i-receive, no? Kasi naman naiyak ako. Tumulo yung luha ko ng kusa. Mag-isa ako sa kwarto. Naalala ko kasi yung PGT days ko. Tsaka sa Star Magic, ang babait talaga ng tao dyan. So, hindi sila kasama sa away. Okay? Hindi sila kasama sa kung ano man yung mga violations na nangyari. So, naiyak ako talaga. Isipin nyo yun.
Tapos ikaw, limbawa, ikaw, well-established ka na. Hindi mo rin, wala ka rin say. Wala tayong say sa mangyayari bukas. Okay? So, it takes an awful lot of humility to admit to yourself na wala kang say sa mangyayari sa future. So, ang gawin mo, at least magpa-secure ka sa mas merong mas stable ng konti kaysa sa'yo. Okay? So, ganun yun. Alright? So, yan po ang advice ko sa inyo. Practical po na advice. Practical na advice ko sa inyo. Okay? Lalo na kung nandun pa kayo sa insurable age. Insurable age. Kasi po, pag mga marami na kayong sakit, marami na kayong minimaintain, tatanggihan na kayo ng insurance. Kasi magagamit nyo agad eh. Okay? So, habang mura pa, kumuha kayo. Okay? Kasi mas bata ka, mas mura. Okay? So, yan. Tapos, eto na. Dito tayo matatapos. May ikukwento ko sa inyo. Ha? Saglit lang. Okay? Gusto ko sana ito isang buong topic, pero baka ma-terrorize naman tayo ng sobra. Kasi iniisip ko pa lang, nakaka-terrorize na eh. Okay? Pakinggan nyo ito, ha? Okay? Kasi nagtitingin ako ng mga model families sa Bible, kung ano mga nangyayari sa mga families sa Bible, ano sinasabi ng families, ng ano sa family. Ito ang pinaka, para sa akin, pinaka-pinaka, mga tatay, makinig ko kayo, at sa mga binata dyan na magiging tatay, okay? Ito para sa akin, ang pinaka-strong na lesson sa Bible, okay? Tungkol, ay, grabe to. Okay, sa 2 Samuel po. Sa 2 Samuel, hindi ko na kinuha yung notes lahat. If you're a Bible reader, you know what I'm talking about. Basta sa 2 Samuel chapter 13 yata ito. Sa 2 Samuel, makikita niyo dyan yung story ni David at ni Bathsheba. Okay? Iko-compress ko tong buong story na to sa 5 minutes, makinig kayo. Si David at si Bathsheba. Si David, pinakilaman niya si Bathsheba. Meron, nagkaroon siya ng moral sin. Okay. So, with all his, ano, with all his, tawag dito, with all his accomplishments, no? As a biblical hero, as a Hebrew hero, lahat na ng pagka-hero na kay David. No? Pinatay niya si Goliath. He was brought from the, God brought him from the sheep pen all the way to the, ano, the kingship. Okay. Tapos, pinakilaman niya itong si Bathsheba, nagkaroon siya ng moral, ano, moral sin dito. Tapos, ang naging consequence na miscarriage, namatay yung baby, yung first baby, na stillbirth. So, ibig sabihin, pagkapanganak, namatay na yung baby. Tapos, grabe yung grace ni Lord. Kasi, same mother, si Bathsheba, yan yung naging nani ni Solomon, the wisest of them all, Solomon, na nagtayo ng temple para kay Lord. Grabe forgiveness sa grace ni Lord, grabe. Grabe talaga, sobra, no? Doon mo makikita eh. Ang tindi ng ano ng yung ano, ang tawag dito, principle of embarrassment sa Bible talaga. Isipin mo, isinulat pa nila yung ano, yung mga issue kay David. Scandal 'yan eh. Literal na scandal 'yan, no? Pero isinulat nila sa history book nila. Ganyan sila magsulat ng history book, walang whitewashing, okay? Hindi katulad sa atin, pinapapogi lang ng husto, pero celebrity like. Pati nga nung bata ako hanggang eto lang just recently na talagang sobrang serious ko na magbasa mag-aral ng Bible, eh. Lagi-lagi na lang eh. Pag nakikinig ka ng mga stories kay David, puro yung magaganda lang ang sinasabi. Pero pag pumunta ka talaga kung ano approach ng Hebrew culture kay David, pinakita nila na lahat, talagang binuyang-yang yung buhay ng bayani nila, grabe. Okay? Grabe. Oh. Bakit? Para mas makita mo yung grabe yung habag ng Diyos talaga. Sobra talaga yung grace ni Lord. Pero, alam nyo nangyari kay David. Alam nyo nangyari sa family niya. Alam nyo nangyari sa family niya. Okay, di ba hari siya? So marami siyang mga anak na magkakapatid sa tatay. Kasi ganun ang culture nila, lalo kung hari ka. Okay? So, ngayon, si Amnon, si Tamar, si ano, ang daming personalities na involved. Okay, etong ano, meron siyang anak na ni-rape yung, meron siyang anak na lalaki, prince, na ni-rape yung kapatid niya sa tatay. Okay? Si Tamar, si Amnon ni-rape si Tamar. Si Tamar, kapatid ni Absalom. Ni-rape niya si Tamar, tapos hindi niya pinanagutan. Okay? Tapos si Absalom na nahimik lang siya for years. Si David, wala sa Bible na sinabi kung may sinabi si David kung hindi niya pinarusahan yung anak niya. Hindi niya pinarusahan yung anak niya. Grabe yung violation. Death penalty dapat yun eh. Hindi niya pinarusahan. Okay? Meron ng batas noon. Existe na yung batas ni Moses. Dapat in-apply niya doon. Kaya lang anak niya yun, pangalawa, nawala na yung moral high ground niya. Bakit? Halos pareho yung violation niya eh. Halos pareho yung violation niya. Hindi niya na masawa yung anak niya, baka siya balikan. Eh, bakit ikaw? But ikaw, alam namin yung nangyari. Tapos, anong nangyari? Ito. Years after that, nanahimik lang yung kuya. Yung kuya, nung na-violate. Kuya ni Tamar, nanahimik. Tapos, nagpaalam sa tatay, invite niya yung mga prince. Okay? Kasama dun si Amnon. Tapos, nung nalasing na tong mga ano, syempre, nagwa-wine sila. Okay? So, dun sa feast, si Absalom, tsaka yung kanyang ano, private army,
inubos nila yung mga kapatid na lalaki. Na, ang daming nadamay para lang makaganti siya dun sa isa kay Amnon, dun sa nag-violate sa sister niya. Tapos yung news, pagdating kay David, naubos yung mga anak niya ngayon. Ubos. Naririnig niyo ba pinipreach to? Naririnig niyo ba na pinipreach to tungkol kay David? Hindi. Bihirang-bihira. Ako nga, naghihintay ako kung meron eh. Ba't parang walang interesado mag-preach nito? Grabe nangyari. Tapos si Absalom, nag-claim sa kingship, ang laki ng galit niya sa tatay niya. Isipin niyo kung ilang taon niyang hinintay, ang laki ng galit niya sa tatay niya. Ngayon, gusto niyang palitan yung tatay niya. Tapos si Absalom, na favorite son siya eh, ni David eh. Namatay din siya. Siya yung sumabit sa puno, di ba? Namatay din siya. Nung namatay siya, lalo ngayon na broken heart si David kasi favorite son niya yun. Ay, grabe. Nagkagulo-gulo na. Alam niyo kung saan ang galing lang? Tapos eto na, tumatakas si David galing sa sarili niyang kingdom. Nung nakita siya ng mga tao, binabato siya. From, ang umpisa niya, from the, nung pinatay niya si Goliath, nung dumating siya, heroes welcome, nagkakantahan yung mga tao, kinukompare pa siya kay King Saul, na si King Saul, 1,000 lang yung kayang talunin, siya, tens of thousands ang tinatalo niya. Tapos pagdating dun sa, ano, sa dulo, nung tumatanda na, namatanda na siya, nagrebelde sa kanya, anak niya si Absalom, tapos ayun, binabato siya ng mga tao, itong mga tao na dating nag-cheer sa kanya, alam nila yung story. Pinatawad ba siya ni Lord? Pinatawad siya ni Lord. Ni-restore ba siya ni Lord? Ni-restore siya ni Lord. May grace ba sa kanya si Lord? May grace sa kanya si Lord. May mercy? Meron. May consequence ba yung nangyari? Meron. May consequence yung nangyari. Kaya totoo yung kasabihan ng mga matatanda sa Pilipinas, buntot mo, hila mo. Buntot mo, hila mo. Lalo kung ikaw yung ulo ng pamilya, kasi kung ikaw ang ulo, kung anong desisyon ng ulo, madadamay lahat. Kahit anong i-deny ninyo na, hindi, pantay lang ang lalaki at babae. Pag nag-desisyon yung tatay, damay-damay lahat yung sinasabi ko sa inyo. Kaya mga tatay, painggan nyo to. No, manindigan ka, ilaban ninyo, lumayo tayo talaga. Panindigan natin, ilaban natin yung family natin. No, kasi yung grace ni Lord, okay yan, nandyan yan. Okay, pero yung consequences nyo, bakit? Just nga si Lord, just makatarungan po si Lord, makatarungan. Okay? Nakuha nyo? Si David ho yun, sobrang favorite ni Lord yun, man after God's own heart. Eh ako, wala naman nakasulat kung saan akong category pumasok. So wala, hindi ko alam. So hanggang saan ako pagbibigyan ni Lord pag ako sa memplang. Eh si David, sobrang favorite ni Lord yun. So mag-ingat po tayo. Maging maingat tayo. Ingatan natin yung family natin. Yung nangyari kay David, parang cancer yun. Umpisa, ano lang, wala lang. Tapos nung malignant na, grabe. Pag binabasa mo talagang papawisan ka talagang malamig kung seryoso ka eh. Papawisan ka talaga ng butil-butil dun eh. Grabe nangyari. Tapos ni-restore pa rin siya ni Lord. Pero hindi ka pwedeng dumalon na lang dun sa restoration ng hindi mo tutitingnan kung ano nangyari dahil sasayangin mo yung buong life story ni David. Kaya yung mga nagsasabi na ang Bible daw eh hindi daw magandang ano batayan ng moral standards, no, lalo sa pagpapamilya. Kasi daw sa Bible daw may nakasulat, may na-rape, may nakasulat, may nagpatayan magkakapatid, may nakasulat ganyan, kaya hindi daw magandang standard ang Bible. Hindi nila naiintindihan na inilagay yun sa Bible para ipakita talaga yung magiging resulta kapag sinunod mo lang kung saan ka masaya at hindi mo sinunod kung ano yung tama na pinapagawa ng Diyos. Yan ang resulta. Magiging kang, parang kung sa, kumbaga sa ML, magiging kang cancer. Okay. Magiging cancer yung sitwasyon. Okay? So, ingatan po natin ang ating mga pamilya. Finally, this is the verse I want to leave with all of you. Okay, sa recap natin. Okay, alam ko may iba pang context yan pag binasa mo yung buong part na yan ng scripture, pero meron lang akong gustong twist na ilagay dyan. So, whether you eat or drink, may gusto akong ibang application na ilagay dito. Tinan nyo to ha. So, whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of the Lord. 1 Corinthians 10:31. So, whether you eat, or drink, or whatever you do, do it all for the glory of the Lord. Do it all for the glory of the Lord. Do it all for the glory of the Lord. Sabi niya, whatever you do. Now, I want to borrow this from Paul, and I want to tell you, whoever you are in the family, whatever role you have been assigned to play in the family, do it all in for the glory of the Lord. Are you a father? Be a father. Learn fatherhood. Do fatherhood for the glory of the Lord. Are you a son? Be a son for the glory of the Lord. Are you a daughter? Be a daughter for the glory of the Lord. Are you a mother? Be a mother for the glory of the Lord.
not just to, don't just be a wife to please your husband, because that is a very, very limited inspiration. Okay? Ang bilis mo ma-discourage dyan pag nakita mo na yung worst ng husband mo, wala na. Okay? So, do not be a husband just for the sake of your wife. Be a husband for the glory of the Lord. Do not be children, do not be sons and daughters just for your parents' sake. Kasi yung mga parents ninyo hindi rin perfect. Use that relationship, be in that relationship for the glory of the Lord. Be a son, be a daughter for the glory of the Lord. Amen. Kasi po si Lord, walang sablay. Wala kang maitatantos kay Lord. Walang sablay si Lord. Eh, sabi ni Lord, kahit makalimutan ka ng sarili mong nanay, ako hindi kita makakalimutan. Nakaukit ka sa palad ko. Okay po? Ang nanay mo lang ang nagdala sa'yo. Sabi sa Bible, huwag mo hamakin ang nanay mo pag matanda na siya. Yung tatay mo, pakinggan mo kasi siya ang nagbigay ng buhay sa'yo. Ibig sabihin, yung DNA, yung genetic code mo galing sa tatay mo. Pero tapos ang nanay mo ang nagdala, pero ang nagtahi niyan, si Lord. Si Lord ang sumulat ng genetic code mo at si Lord ang nagbuo sa'yo sa loob ng nanay mo. Okay? Kaya, whatever you role you play in that family, whatever role you play in that family, do it for the glory of the Lord. Okay? So, how you treat your parents for the glory of the Lord. Okay? Prepare for your children's future, not just for your children's future. Kasi pag nakita mo misbehave na yung mga yan, mawawalan ka rin ng gana. Ano ba to? Pinag-aaral ko, tapos ganito ugali. Okay? Baka sumuko ka eh, no? So, ang hawakan mo lagi for the glory of the Lord. Kasi wala nang ibang mas matinding motivation para sa ating mga Christian, kundi yung pagdating natin kay Lord, sasabihin niya, "Well done, my good and faithful servant, share the joy of your master." And if you can't do things for the glory of the Lord inside your own family, I'm telling you, it's nearly impossible to do the same for other things. It's nearly impossible to do your job for the glory of the Lord, to inspire other people for the glory of the Lord, to be an excellent employee for the glory of the Lord, if you can't even love your own family for the glory of the Lord. Amen. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po for giving us a family. We honor you, we bless you, we thank you. Mabuti ka po, Panginoon. Salamat po sa regalo ng pamilya. Salamat po, Panginoon, sa lahat, sa paulit-ulit na babala, Panginoon, sa Biblia, para bakuran kami. Hindi para takutin kami, kundi para bakuran kami. Para malaman namin kung hanggang saan lang ang tama. Maraming salamat po sa liwanag, Panginoon, na nakalagay sa iyong mga salita para maging gabay namin sa buhay. Dahil hindi po kami nabubuhay mag-isa, lahat ng desisyon namin sa buhay may maapektuhan. Unang-una yung mga pamilya namin. Tulungan mo po kami at turuan po kami, Panginoon, maging miyembro ng pamilya para sa iyong kaluwalhatian. Maging nanay para sa iyong kaluwalhatian. Maging tatay para sa iyong kaluwalhatian. Maging anak para sa iyong kaluwalhatian. Maluwalhati ka po namin sa paraan na aming itinuturing ang aming nanay at ang aming tatay. Maluwalhati ka po sa paraan na aming inaalagaan ang aming mga anak. Maraming salamat po. Purihin ka po, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 God is good. Maraming salamat po. So, eto na. Exit na tayo. So, muli, ito po ang nag-iisang Laugh Trip na Bible Study Series sa buong daigdig. That teaches you to know the light so you never lose your way in the dark like a true Bible Ninja! Wow!